Magandang araw. Super sale promo tayo ngayon. Nasa screen ang sample kapag suot ang Salvame t-shirt pair with JD khaki pants. Kapag bumili kayo ng tatlong damit or shorts or hoodie, kahit mix. Basta tatlong items, meron kayong free gold necklace and silver necklace. Nariyan sa comment section ang link. Order na. Limited time lang ito. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Adong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Guimaras. Nang mga panong ito, kasapi ng Kafgu itong si Adong. Sa edad na 19 ay naging aktibo ang binata sa pakikipaglaban sa mga rebelde at terorista. Dahil na din sa naging biktima ito ng kalupitan. Pinatay ng mga rebelde ang kanyang ama at mga kapatid. Binihag ang kanyang ina. At kalaunay pinatay din ng mga masasamang loob. Ang masakit na karanasang ito ang ginawang inspirasyon ni Adong upang maging malakas at matutong lumaban. Sa murang edad ay kinakikitaan ng kakaibang likse. Bilis ng pag-iisip ang binata. Hinangaan ng kanyang mga kasamahan dahil kahit ilang beses na itong nalagay sa bingid ng kamatayan. Nagagawa nitong makaligtas. At ang isang nakapagtatakang tungkol kay Adong. Minsan na itong malubhang nasugatan, ngunit nagawa niya pang mabuhay. Dahil sa kaganapang iyon, binansagan siyang taong may siyam na buhay. Lingid sa kaalaman ng mga kasamahan, may tangang mutsa ang binata. Ipinagkaloob ng kanyang tsuhin bago ito mamatay. Ito ay ang pangil ng gabo ng Baboy Ramo. Hindi ito ipinapakita ni Adong sa lahat. Sa kadahilan ng bibihira ang nakakakuha nito. Kung hindi nyo na itatanong, kilalang manggagamot at antingero sa kanilang lugar ang tsuhin ni Adong, na itago na lang natin sa pangalang Golem. Mahilig itong mangolekta ng mutsa at iba pang kagamitan. Ginagamit niya ito sa panggagamot at depensa sa sarili. Aatras tayo ng 5 taon. Nasa edad 14 si Adong nang minsan siyang isama ng tsuhin sa loob ng kagubatan. Ang paalam nito ay mga ngaso lang. Saktong Biyernes Santo ng mga oras na yun. Pumasok ang magtsuhin sa agubatan. Nangaso sila. Ngunit ang tanging dala ng mga ito ay kulok. Tiyo Golem, bakit hindi po tayo magdala ng baril? Di ba mga ngaso tayo? E paano natin huliin yung hayop? Tanong ni Adong. Hindi natin kailangan ng baril o pana. Dahil hindi naman natin papatayin yung hayop na huhuliin natin. Tugon ng tsuhin. Nagtaka ang binata sa sinabi nito. Magtatanong pa sana ngunit pinatahimik siya ng tsuhin. Dahil may dumaan na napakalaking baboy ramo. Ito na ang iniintay natin. Huwag kang lalabas. Manood ka kung paano manghuli ng baboy ramo. Wika ni Tiyo Golem. Lumabas ito sa pinagtataguan at kagad na hinabol ang malaking baboy ramo. Ngunit nang masukol ito, bigla nitong nilingon si Tiyo Golem. Sinuwag ng paulit-ulit. Mabuti na lang at nahawakan nito ang 2 mahabang pangil ng hayop at walang pagdadalawang isip niya itong ibinalibag. Hindi rin biro ang lakas ng nilalang. Ngunit higit na malakas si Tiyo Golem dahil sa tangan niyang mga mutya. Matapos ibalibag ang malaking hayop ay dinaganan niya ito sa baybunot ng itak mula sa tagiliran.
Inakala ni Adong nasasaksakin ito ng tsuhin. Ngunit nagkakamali siya. Dahil pinuto lang nito ang dalawang mahabang pangil ng nilalang. Matapos niyang gawin ang bagay na ito, tumayo si Tio Golem. Ngunit na natiling nakadapa sa lupa ang malaking baboy ramo na tila naubusan ng lakas. Naglakad palayo si Tio Golem at hinayaang mabuhay ang hayop. Eh bakit po hindi nyo na pinatay yung baboy ramo? Hindi kailangan, Adong. Dahil hindi naman karne niya ang kailangan ko, kung hindi mga pangil lang. Halika na, magdidilim na. Matapos ang kanilang pakay, nagsimula nang maglakad palabas ng gubat ang magtsuhin. Ngunit nang lingunin ni Adong ang baboy ramo, wala na ito kung saan iniwan ang tsuhin. Tinignan nito ang buong lugar. Ngunit wala siyang nakitang bakas na maaaring dinaanan ng baboy ramo. Eh saan po nagpunta yung baboy ramo? Bakit po biglang nawala? Tanong ni Adong. Huwag mo nang alalahanin ang bagay na yon. Hindi siya mamamatay. Malamang nakaalis na yon bago pa natin mapansin. Tugon ng tsuhin. Hinayaan na lang ito ng binata. Pagkarating sa kanilang tahanan ay kaagad nilinis ng tsuhin ang nakuwang pangil. Inilagay ito sa kumukulong langis. Hinayaan doon sa loob ng mahigit isang oras. Matapos ay hinango ito at inilapag sa pulang tela. Naupo si Gascon sa mesa kung nasaan ang dalawang pangil. Maya-maya ay lumabas ng kwarto ang tsuhin na may dala na kung anong mga sangkap. E ano naman pong gagawin niyo sa pangil na to, tiyo? Tanong ni Adong. Manood ka na lang. Makikita mo mamaya pagkatapos ko. Tugon ng tsuhin. Kumuha ito ng mga maliliit na bato. At ang bawat isa ay pinaliwanag niya sa pamangkin. Kagaya na lang ng mutsa ng alitaptap, kapirasong tipak ng bahay ng langgam, na kung tawagin ay mutsa ng langgam, mutsa ng bigas, at kung ano-anong mga ugat. Isa pa sa mga ito ay ang buhok ng duwende. Dito na napagtanto ni Adong, na ginagawang sisidla ng tsuhin ang pangil ng baboy ramo. Matapos gawin ang mga sisidlan, inabot niya ang isa kay Adong. Tanggapin mo ito, Adong. Ito ang magbibigay sa'yo ng proteksyon laban sa lahat ng gustong manakit sa'yo. Dahil sa mamutsyang nakapaloob sa pangil na ito, magtataglay ka din ng kakaibang lakas ng pangangatawan, talas ng isipan, at bukod pa dito, magkakaroon ka din ng hindi pangkaraniwang likse. At huwag ka ding magtataka kung hindi ka tatabla ng bala o kahit anong sandatang gawa ng tao. Iwasan mong makita ito ng ibang tao dahil maaari nilang agawin sa iyo ang bertud na ito. Gamitin mo sa kabutihan ang kakayang ipinagkaloob nito. Ngunit bago mo makuha ang lahat ng sinasabi ko, dadaan ka sa mga pagsubok. Ito ang susukat ng pagkatao mo. Kung ikaw ba ay karapat dapat na magtaglay ng ganitong uri ng kapangyarihan. Wika ni Tio Golem. Namangha si Adong sa sinasabi nito. Dahil minsan niya nang nakita ang kakayahan ng tsuhin sa aktwal na sitwasyon. Ang totoo po, Tio. Nagdadalawang isip akong tanggapin dahil una sa lahat. Wala naman akong kaalaman pagdating sa ganitong bagay. Ikalawa, hindi naman ako kagaya nyo na kayang magtiis kapag sinusubok eh. Napangiti si Tio Golem at muling nagsalita. Hindi mo kailangan tiisin ang mga pagsubok. Hayaan mo itong lumampas. Magpakatatag ka. Dahil kung wala kang tibay ng loob, hinding-hindi ka mananalo. Hindi lang sa ganitong larangan, kung hindi maging sa totoong buhay.
Tumango lang si Adong bilang tugon. Masayang nag-usap ang magsyuhin ng gabing iyon. Ang hindi niya alam, ito na pala ang huling beses na makikita niyang nakangiti ang taong kanyang kinalakihan. Habang naghahaponan, biglang nakarinig ng katok si Adong. At dahil ang syuhin niya ang pinakamalapit sa pintuan ay tumayo ito para buksan. Napatra si Tio Golem at tumingin kay Adong. Alam na ng binata ang tingin na ito. Dali-daling tumayo si Adong at tumakbo palabas ng bahay sa pamamagitan ng pinto sa kusina. Ngunit sa kasamaang palad ay may nag-aabang doon. Saan ka pupunta? Bumalik ka sa loob ng bahay! Wika ng lalaki. Dito na napagtanto ni Adong na ang mga kalalakiang kumakatok ay pangkat ng mga terorista. Naupo ang pinakapinuno nila sa lamesa at kumain. Nanatiling nakatayo si Tio Golem at Adong sa isang sulok habang pinapanood ang mga itong hinahalungkat ang kanilang mga kagamitan. Wala naman kwenta tong mga taong to. Walang pera, walang laman yung bigasan, wala ding mga alagang hayop. Ang mabuti ba patayin na lang natin? Wala naman palang silbi ang pagpunta natin dito eh. Wika ng isa pang rebelde. Pakiusap po, huwag niyo po kaming papatayin. Wala naman po kaming ginagawang masama sa inyo eh. Kaya hayaan niyo na lang po kaming mabuhay. Pakiusap ni Tio Golem. Bubuhayin lang namin kayo kung may ibibigay kayong kapalit para sa mga walang kwenta niyong buhay. Tugon ng isa sa mga rebelde. May ipagkakaloob po ko sa inyo na siguradong magagamit nyo. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa maagimat pero maaari ko kayong pagkalooban ng isa. Kapalit kahit ng buhay man lang ng pamangking ko. Muling wika ni Tio Golem. Napukaw ang atensyon ng pinuno ng mga rebelde. Naitago na lang natin sa pangalang Commander Gimo. Hindi alam ni Tio Golem na mahilig pala sa agimat ang taong ito. Agimat? Anong klaseng agimat naman ang kaya mong ibigay? Alam mo, marami na akong narinig na ganyan at ilang beses na akong nagtiwala sa mga salita ng kagaya mo. Ngayon, kung sakaling pumayag kami sa inaalok mo, paano mo mapapatunayang lihiti mo ang hawak mong agimat? Wika ng isang commander. Si Commander Sagat. Ngayon mismo, susubukan natin ang kakayahan ng ipagkakaloob ko sa inyo. Tugon ni Tio Golem. Inilabas niya ang kapares ng kakaagaw pa lang ng ngipin ng baboy ramo. Inabot niya ito sa commander. Ngumiti naman si Commander Gimo. Kakaiba nga ang isang ito ah. Ngunit hindi ako sigurado kung mapapakinabangan ko nga. Sabihin mo sa akin, ano ang taglay nitong kakayahan? Tanong ni Commander Gimo. Kung inyong mamarapatin, maaari ko bang hiramin ang maiksing baril? At sana magtiwala kayo sa akin at sa ibibigay kong gamit. Dahil sa ganitong paraan ko lang may papakita sa inyo ang bisa ng ginawa kong agimat. Dala ng kuryosidad. Hindi nagdalawang isip ang commander na magtiwala kay Tio Golem. O sige ito. Basta siguraduhin mo lang na magugustuhan ko ang gagawin mo. Dahil kung hindi, uunahin kong putulan ng ulo ang batang kasama mo. Tugon ni Commander Gimo. Sabay abot ng kanyang baril kay Tio Golem. Ang pangil ng baboy ramo na yan. Magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa kahit anong sandata na gawa ng tao. Sa madaling salita, hindi ka tatabla ng bala. Wika ni Tio Golem, sabay asinta at paputok ng baril sa dibdib ng commander.
Nagkagulo ang mga kasama nito nang makitang bumulagta ang kanilang pinuno. Pinagtatadya kanila si Tio Golem, ngunit hindi ito nanlaban. Salip ay inawat nito ang mga galit na rebelde. Sandali lang! Tignan nyo ng mabuti ang dibdib ng pinuno nyo! Muling wika ni Tio Golem. Nilingon naman ito ng mga rebelde. Nanlaki ang mga mata nang makitang walang sugat ang kanilang pinuno. Ilang segundong nakalipas, biglang tumayo ang commander at humugot ng malalim na hinga. Aba, mahusay. Sa wakas, isang totoong bertod. Anong pangalan mo, manggagamot? Tanong ni Commander Kimo. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ngayong napasakamay mo na ang bertod, siguro naman pwede mo kaming iwanan. Tugon ni Tio Golem. Ngunit tumawa lang ng malakas ang Commander. Sa palagay mo ba, ganun lang kadali ang bagay na yon? Ngayon pa na alam kong may pakinabang ka. Itali sila. Dali ng dalawa sa kampo. Binihag na mga rebelde ang magtsuin. At habang nasa kalagitnaan ng paglalakad, kinausap ni Tio Golem si Adong. Makinig ka sa akin, Adong. Hindi pwedeng mabiyag ka ng mga rebelde. Kailangan mong makatakas. Huwag mo kong isipin. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Isa, dalawa, takbo! Wika ni Tio Golem sabay tulak kay Adong papasok ng kangkungan. Dali-daling tumakbo ang binata sa pag-aakalang makakaligtas ang kanyang tsuhin. Ngunit ilang sandali lang ay nakarinig ng mga putok ng barelang binata. Huminto ito at nilingon ang pinagmulan. Nakita ni Adong ang tsuhin na nakaluhod habang may nakatutok na barel sa ulo nito. Halos pagsukluban ng langit at lupa ang binata nang makitang bumagsak sa lupa ang tsuhin. Ngunit sa kabila ng nangyari kay Tio Golem, nanatiling kalmado si Adong at piniling sundin ang ipinag-uutos nito. Tinahak ng binata ang makapal na kangkungan hanggang sa marating nito ang ilog. Tinawid niya ang nangangalit na tubig hanggang sa marating nito ang kabilang pangpang. Halos maubusan ng lakas ang binata dahil sa lakas ng agos. Pinili nitong mamahinga sandali dahil alam niyang hindi na siya masusundan ng mga rebelde sa lugar na ito. Malapit na sa bayan ang bahaging ito ng baryo at hindi kalayuan ay may himpilan ng militar. Isinandal ni Adong ang sarili sa puno, hinubad ang kanyang damit. Nakiramdam ng mabuti sa paligid at siniguradong wala ng tao sa lugar. Nang matiyak na ligtas na siya, inilabas ng binata mula sa kanyang bulsa ang binigay na pangil ng Baboy Ramon ng tsuhin. Tio Golem, patawarin niyo po sana ako. Wala din po ako nagawa para ipagtanggol kayo eh. Pero sisiguraduhin ko po sa inyo, ipag-iiganti ko ang inyong kamatayan. Kayo ni tatay at nanay. Walang tigil sa pag-iyak si Adong ng mga sandaling iyon. Hanggang sa hindi nito namalayang nakatulog na pala siya. Nagising ang binata dahil nakaramdam ito ng mahinang tapik sa kanyang pisngi. Otoy, gumising ka. E anong nangyari sa'yo? Nang imulat ni Adong ang kanyang mga mata, nakita nito ang isang matandang lalaki. Bumalikwas ang binata dahil sa gulat. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito sa... Biglang natigilan si Adong dahil naalala nito na wala pala siya sa kanilang tahanan.
Huwag kang mag-alala. Nasa ligtas kang mga kamay. Pero parang pamilyar ka sa akin ah. Hindi ba ikaw yung pamangkin ng manggagamot sa kabilang ilog? Sino nga ba yun? Si Golem. Eh bakit nandito ka? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Tatang Sabio. Inakay nito ang binata papunta sa kanyang tahanan upang makapagpahinga. At dito pinaliwanag ni Adong ang nangyari. Nagpakilala ang matanda bilang Tatang Sabio. Pinili nitong pansamantalang patuloyin ang binata sa kanyang tahanan. Nanatili si Adong sa bayan sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa nagkaroon ito ng pagkakataong sumali sa Kafgu. At dito na ipinamalas ng binata ang taglay na kakayahan mula sa bertud na ipinagkaloob sa kanya ng tsuhin. Unang sabak ng binata sa inkwentro. Medyo kinakaba nito dahil wala pa siyang karanasan sa pakikipaglaban. At sa kabila ng kanyang pagsasanay, hindi maitatanggi na iba ang sitwasyon kapag nasa aktwal na laban. Nakatago ang kanyang pangkat sa makapal na damuhan habang inaabangan ang mga papadaang rebelde. Kapwa mga baguhan ng kasama at ang tanging kanilang commander officer lamang ang may karanasan. Sundin niyo ang lahat ng iutos ko kung gusto niyong makaligtas. Wala kayong ibang aasahan kung hindi ang isa't isa. Kaya hangga't maaari, bantayan niyo ang likod ng mga kasama niyo. Wika ng commanding officer. Ngunit lingid sa kalaman ng pangkat ni Adong. Sila pala ang inaabangan ng mga kalaban. Pumasok sila sa isang patibong. Laking gulat ng lahat dahil biglang naglabasan ang mga kalaban mula sa kanilang likuran. Pinaulanan sila ng bala. Mabuti na lang at nagawang makatakbo ni Adong sa isang putol na puno ng nyog upang magtago. Kitang-kita ng binata kung paanong nagsibagsakan ang mga kasama, maging ang kanilang commanding officer. Sa pagkakataong ito, mag-isa na lang si Adong, kaya wala na siyang pagpipilian kung hindi ang lumaban. Lumabas ang binata mula sa pinagtataguan at gumante ng putok. Namataan siya ng mga kalaban at pinagtulungang barilin. Dumapa si Adong sa lupa upang kahit papano, magawa niyang iwasan ang mga bala ng kalaban. Laking pagtataka ng binata dahil ni isang bala ay walang tumama sa kanya. Napangiti si Adong nang maalala ang sinabi niyang tsuhin. Sa oras na magpa siya ang Diyos na protektahan ka, walang sino man ang makakapanakit sa'yo. Ito ang mga katagang laging binabanggit ni Tio Golem nung nabubuhay pa ito. Tumayo ang binata. Naglakad papunta sa pinagkukublian ng mga kalaban. Pinagbabaril siya ng mga ito. At dahil sa nakita nilang kakaibang kakayahan ni Adong, napaatras ang mga rebelde. Ngunit sa sobrang galit ni Adong sa kanila, hindi na binigyan pa ng pagkakataon ng binata ang mga kalabang makalayo. Tinugis niya ang mga ito hanggang sa tuluyan niyang maubos. Mag-isang bumalik si Adong sa kanilang himpilan. Ibinalita nito sa mga nakakataas ang naganap. Hindi makapaniwala ang ibang kasapi ng Kafgu. Hindi man lamang nasugatan ang binata. Ilang sagupaan pa ang sinamahan ni Adong. At kagaya ng una, nagtagumpay ang binata. Hanggang sa maitaas ang kanyang ranggo. Tuluyang nakapasok bilang isang lehitimong miyembro ng militar si Adong sa ranggong sarhento. Pinangunahan nito ang pananalakay sa bawat namamataang kuta ng mga terorista. Hanggang sa muling nag-cruise ang landas nila ng commander na pumatay kay Tio Golem. Tanghaling tapat ng mga sandaling iyon.
Nagpapatrolya si Adong kasama ang isa sa kanyang mga tauhan. Nang makita nito ang isang pamilyar na muka. Dahil sa naka-uniforme sila ng kasama. Mabilis nilang nasisipat kung sakaling may rebelde sa lugar. At hindi nga nagkamali si Adong. Laking gulat nila nang bigla silang paulanan ng bala ng mga hindi kilalang kalalakihan. Dali-daling hinila ng binata ang kasama para makapagtago sa isang konkretong establishmento. Nang titigang mabuti ni Adong ang mga kalalakihan, napagtanto niya na ang pangkat na ito, ang mga taong pumatay sa kanyang syuhin, sa pamumuno ni Commander Gimo. Hindi na napigilan ni Adong ang sarili. Sinuong nito ang bala ng kalaban upang marating ang kinakatayuan ng Commander. Alam ng binata na hawak nito ang kapares ng kanyang bertud, kaya maingat siyang lumapit. Kapag sineswerte ka nga naman, sinong mag-aakalang magkikita tayo muli? Ano bata, handa ka na bang ialay ang buhay mo? Nung nakaraan nakatakas ka eh, kaya hindi kita napatay. Wika ni Commander Gimo. Pagbabayaran mo ang pagpatay sa tiyuin ko at babawiin ko sa iyo ang bertud na kinuha mo sa kanya. Tumawa ng nakakaloko ang Commander at muling nagsalita. Pagbabayaran. Huwag mo kong sisihin sa pagkamatay ng tiyuin mo. Dahil kung hindi ka nagpakaduwag, edi sana hanggang ngayon buhay pa din siya. Wika ng Commander na lalong nagpagalit kay Adong. Ginawa ko lang ang nararapat at alam kong tama. Dahil kung hindi, wala ako sa kinakatayuan ko ngayon. At hindi ako magkakaroon ng pagkakataong ipagiganti ang aking mga magulang at tiyuin. Wika ng binata. Ibinaba nito ang hawak na baril. Bumunot ng gulok na nakasugbit sa kanyang likuran. Ganon din ang ginawa ng Commander na siyang pinakamalaking pagkakamali. Dahil ang kasanayan ni Adong ay sa paghawak ng itak at malapit ang pakikipaglaban, kapwa nagsisugod ang magkabilang panig at dinig kahit sa malayo ang banggaan ng kanilang mga itak. Kapwa mahusay sa paggamit ng gulok ang dalawa, ngunit mas mabilis kumilo si Adong. Nagawa nitong patamaan ng kalaban at laking gulat ng Commander dahil nagawa siyang sugatan ni Adong. Teka, bakit tumalab sa akin ang itakbo? Anong ginawa ba? Tanong ng Commander. Ang talim ng itak ko ay binasbasa ng dugo mula sa babaeng usa. Walang agimat o anting-anting ang maaaring kumontra sa bisa ng basag na yon. Kaya pasensyahan tayo dahil hindi na kita bubuhayin. Tugon ni Adong. Sabay tagpas ng ulo ng Commander. Dahil sa nangyari, nag-atrasan ang ilan pang kasamahan ng Commander. Hinabol ito ni Adong at isa-isang pinagpapapatay. Nay, Tay, Tiyo Golem, matahimik na sana ang kaluluwa nyo. Nabigyan ko na ng hustisya. Nabigyan ko na ng hustisya ang kamatayan nyo. Matapos talunin ang mga rebelde, dahil sa kaganapan, muli na naman tumaas ang ranggo niya bilang tenyente at sa kasalukuyan. Retiradong sundalo na si Adong. May sariling pamilya at nakapagpundar ng maliit na lupang sakahan. Namuhay ng mapayapa si Adong kasama ang kanyang mga anak. Ngunit sa tuwing makikita niya ang bertud na ipinagkaloob sa kanya ni Tiyo Golem, hindi niya maiwasang maalala ang kaganapan na minsan siyang iniligtas ng syuhin sa kamay ng mga rebelde.
Muli, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Para sa mga gustong umorder, nasa comment section ang link. At para naman sa mga international shipping, pwede kayong mag-message sa Facebook page ng JD Clothing. Salamat.